So ito nga pala guys, yung aking nabili na bangka. Ayan o, pakita ko sa inyo. Ito. Bali napalagyan ko na siya ng pangalan. Guys, ito yung ginagamit sa pag-tourist dito sa may papuntang Maniwaya, doon sa may sandbar. Yan, pwede siyang kumarga ng 15 katao. Yan, 15 to 16 katao. Pero kaya pa niya ng mas madami pa. Pero yung capacity niya, na kailangan lang, ganun lang dapat. Para sa safety ng mga pasahero. So yan, akyatin natin guys yung loob niya. Ayan. Maluwang siya mga tol. Ayan. Tapos may mga upuan na nilalagay pagka nandito na yung mga pumupuntang ano, yung mga tourist. Ayan. Tapos ito yung makina niya sa ilalim. Ayan dito. Okay. Low tide ngayon mga tol dito sa amin. Umaga. Ayan. January 1, 2024. Nandito kami ngayon, dito kami New Year ng aking pamilya. Ayan. Mga taga rito o kaya nagnanais na pumunta dito at gusto nyo pumasyal dyan sa kabila dito sa may sandbar, pwede nyo akong kontakin o i-message nyo ako dito. Pwede nating i-connect dito sa kapatid ko na gumagamit itong bangka pagka pumunta dun sa Maniwaya, dun sa pasyalan dun o kaya dun sa sandbar tsaka dun sa rock formation. Maraming pinupuntahan dun kaya ang kalimitan dito, may mga bangka dito malaki. Ayun, yun ang mga sinasakyan ng mga turista. Meron dito malaking bangka na kumakaraga na sa 40 katao. Ayun yung malaking yun. Kasi meron doon yung resort. Yun naman yung resort doon sa may lugar na yun. Kaya yung mga pumupunta doon sa resort na yun, minsan arakila ng mga bangka, pumupunta naman sila doon sa may Maniwaya. Kaya ito, limit ito nagagamit, itong nabili ko na bangka na to. Ang kagandahan dito, double purpose siya. Pagka walang biyahe, pwede siyang kargahan ng lambat kasi may lambat to na pang barangay, yung pang humuhuli ng mga tulingan tsaka yung mga lumahan. Yun ang kagandahan dito sa nabili nating bangka dito sa Katanawan, Quezon. Yun guys, kaya pag pumupunta ako dito, pinakambakasyon ko, pero nandito pa rin ako, nag-aayos tayo ng ating palakaya, yung bangka natin. Minsan sumasama rin ako sa dagat. Ayan, lawak ang loob niya. Ayan, siyempre may mga ano tayo, yung gamit na ginagamit pag may mga turista. Ayun, yung light jacket. Ayan. Ayan. Yan ang ginagamit naman kasi kailangan yan pagka umaalis. Kasi yun ang required yun ng mga Coast Guard. Ayan guys, oh, maluwang to. Medyo ang capacity talaga nito na ina-allowed ay 15 to 16 katao. Pero kahit mas marami pa doon, kaya nito. Kaya lang, yun lang yung para sa safety ng mga pasahero. Yun lang yung pwede. Yun yung pinakang capacity niya. Ayan, siyempre hindi naman kayo may initan kasi meron naman nakalagay na mga tulda. Ayan. Okay. Pagkaano ipapasyal ko kayo guys doon sa pasyalan doon sa Maniwaya para makita natin yung pinupuntahan doon. Para kung halimbawa gustuhin nyo na magpunta doon, pwede nyo akong message dito sa ating ilalim itong video. Tapos ikukunik ko kayo doon sa kapatid ko na siyang gumagamit ng bangka. Yung pinakang makinista ng bangka natin na ginagamit. Kaya para makapunta kayo doon, mura lang. Makaikot na kayo
dun sa sandbar, yung magandang pasyalan dito, yung buhangin na nasa gitna ng dagat doon, dun sa may lugar doon, sa may Mumpong at Maniwaya ngayon. Tapos mayroong yung iba nagpapaikot din papunta dun sa may Mumpong, tapos dun sa may rock formation. Yan, medyo malaki-laki ito. At salamat sa Diyos, matagal kong pangarap to. No, okay, nandito pa lang na kami, na ako'y bata pa. Ito na yung pangarap ko na magkaroon kami nito, na family. At least mapakinabangan din ng aking mga kapatid na naghahanap buhay dito sa tabing dagat. Kasi ako naman, lagi akong nasa Santa Cruz, Laguna. Kasi nandun talaga ang bahay namin, tsaka yung business namin. Kaya kami, pag nagbabakasyon, mayroon din purpose yung pagpunta natin dito. Hindi lang siya bakasyon, kundi pabisita rin natin yung ating isa pang hanap buhay dito na ginagamit ng ating mga kapatid. Okay. Salamat mga tol. Ayan, follow and subscribe na rin po yung ating video para sa marami pang agawin mga video. Ayan, salamat po. God bless.